神话并不说你是班不失恩生为阿金的女的娜娜我到马丁亚里不失娜娜阿贵阿巴安我妈妈共丢生阿云沙用阿根大行动妈妈沙拉贵Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan at sa iyong tulong ay iyong subaybayan upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyong magbuhat at sa pamamagitan mo rin humantong sa wakas. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, nasa inyo ngayon ang kapasihan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyo, malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sin Abraham, Isaac at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot
laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, iba ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangin umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahama. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay taligdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghahari ng ubusan ang buong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap, itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahama? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pang-araw-araw na buhay, lagi tayong humaharap sa mga bagay na pagpipilian. Laging mayroong pagpipilian magmula sa kakainin. O diba? Minsan, pag ikaw ay nanay, ang hirap mag-isip kung ano ang kakainin. No? Ano bang lulutuin mamayang tanghali? Ano na naman kayang ulam namin mamayang gabi? O kaya, ang daming kasintahang nag-aaway dahil kapag nagde-date, hindi alam kung saan kakain. Biruin mo yun, sa dami ng pagpipilian, kakainin na lang, hindi pa alam kung ano ang pipiliin. Magmula sa kakainin hanggang sa susuotin, di ba? Ang daming pagpipilian. Yung iba, nakailang palit ng damit bago magdesisyon kung ano ang susuotin. Wala pa dyan yung mga estudyanteng nag-aaral kung anong kurso ang kukunin. Diba? Gagraduate na lang, hindi pa alam kung anong gusto, hindi pa alam kung anong pipiliin. Eh kahit nga sa trabaho at sa karera, marami pa ding pagpipilian. Maging sa kakaibiganin
o iibigin, mayroon ding pagpipilian. Sa dami ng ating pagpipilian, madalas nahihirapan tayong mamili. Kaya naman, sa ating mga pagbasa ngayon, tinuturuan tayo kung paano mamili. Paano mamili? Sa ating unang pagbasa, ipinakita ng aklat ng Deuteronomio na laging mayroong dalawang pagpipilian. Dalawa lang, masama at mabuti. Anumang kategorya, hatiin natin lagi ito sa dalawa, masama at mabuti. Sa usapin ng mga gampanin at mga pang-araw-araw na gawain, gaya ng pagtatrabaho, paglilibang, pag-aaral, at kung ano-ano pang gawain, dalawa lang lagi, mabuti ba o masama? Mabuti o masama? Buhay o kamatayan? Kasaganaan o kahirapan? Lagi lang dalawa, positive or negative. Kaya kung hirap kang mamili, lagi mong ikategorya sa dalawa. Alin ang masama, alin ang mabuti. Pero kung hirap ka pa rin, magandang itanong sa sarili, ito ba ay pagsunod o pagtalikod sa Diyos? Ang gagawin ko bang desisyon, ang pinagpipilian ko ba ay pagsunod o pagtalikod sa Diyos? Kaya't sa bawat usapin at bagay na pagdidesisyonan, laging titingnan ang mabuti at masama. At kung ito ay pagsunod o pagtalikod sa Diyos. Likas sa tao ang piliin kung ano ang kanyang hilig o gusto. Kasi hodang masama o mabuti, lagi ang pinipili ng tao ay ang kanyang hilig. Kung bakit nakakapandaya o nakakapanloko sa halip na maging matapat, kung bakit nagiging tamad sa halip na magsipag, kung bakit nakakapanira sa halip na bumubuo, bakit may nagdadamot sa halip na magbigay. Lahat ito nagagawa ng tao dahil ito ang tawag ng kanilang hilig. Sa English, desire. This is the call of the desire. Kaya nga, ang tanong ni Jesus sa Ebanghelyo, ano ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay? Anong mapapala mo? Makamtan mo naman ang lahat kung ikaw naman ay mapapahamak. May mga taong nakamtan ang lahat pero pinagpalit naman nila ang kanilang buhay. Yumaman pero ang dami naman nilang kasalanan. Naging matagumpay kapalit ng ugaling nakamamatay. Sumikat pero nakaapak ng ibang tao. Nangyayari ito dahil sa hilig o desire. Ang hilig at desire ay hindi nakatuon sa Diyos. Dahil kung sa Diyos nakatuon ang hilig, walang dahilan para magkamali. This is the challenge to all of us, to align our desire to God. Ang ituon ang ating mga hilig sa Diyos. Dahil kapag ang ating mga hilig ay nakatuon sa Diyos, walang dahilan para magkamali at makagawa ng mali. Amen. Magsitayo ko ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinatawag tayo ng Panginoong Jesus upang sumunod sa Kanya, magpasa ng krus katulad Niya, at ihabilin sa Kanya ang lahat ng nagdurusa. Ating sambitin sa bawat panalangin, Jesus, loobin mong ang iyong krus
ang aming maging kaligtasan. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Bilang kasapi ng simbahan, naway maisa sa buhay natin ang diwa ng krus at maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pangaapi. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nagdurusa, mga dukha, mga may sakit, may kapansanan at mga bilanggo, naway hindi mawala ng pag-asa, bagkos ay makaranas ng nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, loobin mo ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo ng mga taong hanggang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay, manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Diyos naming Ama, ang pagpapakasakit at pagkamatay ng iyong anak ang nagbigay ng buhay sa mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming sa damba na ay nakahain upang ang iyong minagandang loob na ibigay ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman, numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala." Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahaing ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya rin nawang laging magdulot ng kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, pumaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre.